Si Senator ba to, hindi na din po nakatiis. Nagsalita na din po. Ayan po. Ayan. Sabi po ni Senator Bato dito, pwedeng ma-question ang kanyang loyalty. Ha? Dahil hindi po pwedeng pula, puti ka kapag nasa serbisyo ka. Hindi pwedeng kaliwa, kanan ka kung you are wearing the uniform. Kailangan ang loyalty mo ay nasa gobyerno lang ng Pilipinas. Diba? Kung magpapakita ka ng simpatya doon sa mga kalaban ng Estado, questionable yan. Questionable yung personalidad mo. Which is totoo po. Bakit? Una na pong idineklara ng mga terorista itong mga grupo na to. Diba? Ang tagal nang dineklarang terorista. May mga patunay. Pumapatay. Talagang pati mga militar, talagang inuubos nila, inaagawan ng armas. Makikita mo yung mga nadadaanan nila sa kabundukan, pag hindi nakapagbigay, ubos lahi, o. Diba? So ngayon, ikaw, si Senator Legarda, nanumpa ka, ibinoto ka ng mamamayang Pilipino, nanumpa ka sa gobyerno ng Pilipinas at sa bayan nating Pilipinas. Sumumpa ka. Diba? Sumumpa ka na kumbaga ang loyalty mo nandito sa atin. Nandito sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Kung magpapakita ka nung awa, nung simpatya doon sa mga kalaban niya ng Estado, ng bayan natin, talagang maku-question yung personalidad mo. Kasi kitang-kita na, visible na sa ating mga mata, sa mga balita, na itong mga makakaliwang grupo na to, hindi lang kalaban, talagang umuubos ng mga sibilyan. Tapos, sasabihin mo na baka pwede nating irebisa yung anti-terror law. Terorista yung mga yan. Ibinoto ka ng taong bayan upang ipagtanggol ang mga sibilyan. Ibinoto ka ng taong bayan dahil alam nila, dahil alam natin, pati natanggal ko yung sarili ko, dahil alam natin na itong mga binoto natin is kumbaga yung magpapanatili ng katahimikan sa ating bansa. Na alam naman nating lahat na itong makakaliwang grupo na to is ang gumugulo sa ating bansa. Tapos meron tayong isang senador na naiboto dahil nga kasama doon sa linya ng unit team, na ang sinusulong ng unit team is maging payapa at tahimik. Naubusin ang mga makakaliwang grupo. Tapusin lahat, kaya nga po patuloy-tuloy, di ba? Patuloy-tuloy po ang NTF-LCAC. At nirequest pa ng majority ng Pilipino na sana mas mabigyan ng mataas na pondo. Which is, sinagot po tayo ni PBBM. Hindi ihihinto ang NTF-LCAC kahit na 20 Raul Manuel pa ilagay mo dyan sa kalsada na yan, magsasayaw sa TikTok. Hindi natin ihihinto ang NTF-LCAC. Kahit na ano pa ang sabihin ni Raul Manuel, kahit ano pa ang sabihin ni Loren Legarda, tuloy ang NTF-LCAC. Dahil po napapangalagaan ito yung mga kababayan natin na nandoon sa mga malalayo, mga liblib. Diba? E yun po yung mga laging napeperwisyon ng mga terorista na to. Diba? Raul Manuel. Oh. Alam niyo po, may kukwento ko sa inyo. Nung nasa hearing ng Senado si Raul Manuel, kumbaga inimbitahan siya upang makapagsalita tungkol po dun sa ano, tungkol sa ROTC, ha? Inimbitahan pa din sila, sabi ni
ni Senator ni Senator Gatchalian. Inimbitahan namin kayo dito kasi kahit na alam na namin, alam ko na kung ano sasabihin mo, inimbitahan pa din namin kayo upang maging patas ang session na to. Ang pinag-uusapan po ROTC, ha, ito pong si Raul Manuel, napahiya po doon sa Senado. Kasi ano ang inopen niya? Ang inopen niya po doon sa usaping ROTC eh yung tungkol po kay Sanchez. Yung kumbaga si Senator Bato po ay kumbaga by law na parang eto batas ang nagsasabi na may karapatan ng lumaya at magbago si Mayor Sanchez. Yun ang sinalaksak niya doon sa session na yon. Samantalang ROTC ang pinag-uusapan. Tingnan nyo, nakita nyo ang kakitira ng utak nung tao na yon. Naging congressman, hindi natin alam kung paano naging congressman yun eh. Pero yun mo ha, ROTC pinag-uusapan. Ang ipinasok niya, yung personal na kay Senator Bato, kung bakit daw meron tayong senador na gustong palayain. So hindi siya binastos. Pero talagang sandali, iba yung topic mo. Eh alam niyo naman po itong si Raul Manuel, 'di ba? Isa sa kontra sa ROTC. Dahil nga daw delikado, dahil nga daw ang ROTC, is kumbaga parang sayang lang daw sa pondo ng gobyerno. Biruin nyo ha, sumisigaw itong tao na to na si Raul Manuel, sigaw ng sigaw, ayaw namin ng ROTC. Tapos pagdating pala dun sa sesyon, sa usapin ng ROTC, kung ano-ano ang sasabihin. So ang ibig sabihin lang po nito, nagsisisigaw lang sila nang hindi nila alam kung ano yung sinasabi nila o pinaglalaban nila. Yan yung sinasabi natin na may maisigaw lang. Kasi po, kung kunyari, siya po, si Manuel, kung siya po talaga ay talagang against o 100% na kontra dun sa ROTC, syempre pag-aaralan mo yan eh, bilang isa kang mambabatas, kongresista. Ide-defend mo ng maigi yung sarili mo kung bakit ayaw mo ng ROTC. Eh bakit pagpasok mo dun sa session, eh iba yung sinasabi mo. Kasi kung tayo po, lalong-lalo na yung kapag ikaw eh opposition, talagang pag-aaralan mo yan. Iisipin mo lahat ng isasalag doon sa mga question nila tungkol doon sa bagay na ayaw mo. Pero iba yung sinasagot. Pag ganun po ang kausap natin, ibig sabihin, walang alam doon sa mismong tinatalakay. So, ibig sabihin si Manuel, walang alam mismo doon sa kanyang isinusulong na, kumbaga, wag ng ROTC, di ba? Ganun lang yon. So ito naman po, Senator, alam ko po, ito, kaduktong din po, o parinig na din to kay Senator Loren Legarda na kumbaga nanumpa ka sa taong bayan, nanumpa ka sa gobyerno ng Pilipinas at sa bayan ng Pilipinas. Pero teka, bakit parang ang sinasabi mo eh bigyan ng simpatsya yung mga taong mamamatay na kumikitil sa mga sibilyan na tao, na nasyon ng Pilipinas? Eh talaga nga daw pong magiging questionable yan. Papakita ko ulit yung sinabi ni Senator Bato. Ayan po. Bago natin tapusin itong pangatlong topic na to. Ayan po. So pang-apat na topic po natin, si Pastor Kibuloy na. Talagang sinasabi ko po sa inyo, bukas po, malamang ang vlog pa din po natin. Eh, madami pa din pong magsisilabasan na talagang kumokontra dito sa sinabi ni o yung pag-push ni Loren Legarda ng Peace Talk, ano? At yung pagre-revisa daw
Alam niyo, ginawa ang ginawa niyang daan is, bakit hindi po nating i-revisa o i-review ang anti-terror law? Eh bakit pa? Diba? Kung matigas 'yan, nauubos na 'yung terorista eh. Tapos i-review mo. Tapos nakita natin kahapon picture ni Lauren Legarda kasama pala sila Joma, ano? Talagang napaisip na ang taong bayan, Diyos ko. Makita nyo po yung Facebook nyo. Halos lahat, Lauren Legarda, mukhang na-denggoy mo kami ah.